Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga ka-Aldab. Marami pong komento, marami nagsasabi, maraming kumbaga kanya-kanyang senaryo, mga ka-Aldab. Ang sa akin lang naman po ay yung latest at talagang updates po, mga ka-Aldab. Siyempre, patunay lang po yan na clone nga lang po talaga ang kasama nila, mga ka-Aldab, at hindi nga po talaga si Main Mendoza. Ito yung isa sa ebidensya at resibo, mga ka-Aldab, na kung titignan nyo naman po, talagang kaduda-duda po, no? Nawawala po yung, kumbaga yung tato ni Main Mendoza. Pero okay lang yan, mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po tayo namimilit o never naman po tayo nagpupumilit. Di po ba, ang sa atin lang, kung ano lang po yung mali, eh tinatama lang po natin. At sa mga nagre-react po, sa mga ina-update natin, normal lang po yan. Unang-una sa 8 Bulaga, talaga naman pong boring na boring ang 8 Bulaga, kung mapapansin naman po ninyo. Di po ba? Real talk yan, mga ka-Alda, boring na boring po talaga. Kaya nga po yung iba nagko-komento, yung iba nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Real talk, mga ka-Alda. Ngayon, kita nyo yung opening po ng 8 Bulaga. Talagang marami na po nagsasabi na kumbaga kukunti na lang. Talagang hindi na po makumpleto ang legit dabber cards. Di po ba? Napakarami pong kumbaga nagaganap, nangyayari na talagang kaduda-duda na nga po sa 8 Bulaga. Live po ang 8 Bulaga pero wala pa rin po si Mengay. Wala pa rin pong update na sinasabi, mga ka-Aldab. Although, mapapaniwala po tayo na tuwing Sabado na lang ata lalabas si Mengay. Hindi na siya makikita Monday to Friday. Yan eh, base lang naman po. Sabi ko naman po sa inyo, mahirap po muna tayo mag-react hanggat hindi po natin nakikita, hanggat hindi po natin naayos ng gusto. Di po ba? Parang ganito po kasi yung kay Alden Richards dati na nagsimula nga po ng ganyan hanggang sa tuloy-tuloy na nga po na tuwing Sabado na lang nasa 8 Bulaga si Alden Richards. Doon pa lang mapapaisip na po kayo na parang may mali, di po ba? Yan naman po ay base lang naman sa mga komento, base lang naman po sa mga nakukuha nating update. Gaya nga po ng video na pinakita natin na kung saan ini-interview si Mr. Spotted na natatawa ka lang po talaga. Di po ba? Hindi niya talaga maeksaktong masagot kung ano yung dapat niyang isasagot. Hindi niya maeksaktong ibigay yung gusto niyang ibigay para po sa tanong ni Melay. Napakasimple lang naman niya, mga ka-Aldab. Huwag na po kasing ipilit. Huwag na po kasing ipilit pa na babae ang gusto ni Mr. Spotted. Di po ba? Real talk, mga ka-Aldab. Ang tagal-tagal na nga po pero wala pa rin pong apo si Ibyang. Alam niya eh. Alam ni Ibyang, hindi niya po mapilit si Mr. Spotted. Hindi niya mapilit na ano ba yan? May edad ka na. Di po ba? Magkukurenta ka na. Pero parang wala ka bang balak na magkaroon ng anak? Wala ka bang balak na... Real talk, mga ka-Aldab. Alam niyo ng 2019 pa yan. 2019 pa yan. Yan ang yan na po ang sinasabi nila. Ibyang, Mr. Spotted, kung matatandaan nyo, pumunta pa nga po sa bahay o inimbita ni Ibyang si Main Mendoza sa bahay nila. Tapos ang dami ng sinabi, ang dami ng komento. Keso ganito, keso ganyan. Ito yung 2019 eh. Tapos nag-2020, keso busy si Mr. Spotted, inaayos na, ganito ganyan, di po ba? Hanggang sa ubabot yung 2021. Keso nagkaroon ng pandemic, keso maraming umatras, keso kumbaga next year na lang daw yung gagawin, next year na lang daw po yung setup. Tapos eto po, mga ka-Aldab, 2023 na. Pero wala pa rin pong paramdam, wala pa rin pong kumbaga binibigay sila. Di po ba? Ngayon tapos na po ang sarsuela at tuluyan na nga pong wala na si Mr. Tobiera sa 8 Bulaga. Tinanggal na po pati yung video niya na kung saan nga po kasama siya sa video ng kumbaga 8 Bulaga. Yung tipong opening po eh dati kasama siya, nakikita pa po natin pero ngayon wala na eh.
totally talagang tanggal na si Mr. Tobiera. Kaya po hindi nyo na nakikita yung opening number. Yung opening ng Eat Bulaga, marami nagtataka. Parang nag-iba. Talagang nag-iba po kasi ang tinanggal po sa video doon ay si Mr. Tobiera. Patunay lang po yan na wala na po talaga. Di po ba tapos na yung sarsuela? Nag-aantay naman po sila Mr. Spotted. Sabi ko nga po sa inyo, gagamitin na naman po nila si Mengay eh. Kasi alam nyo kung bakit? May mga teleserye po ito na makakasama nga po ni Ibyang, si Baron Geisler, mga kaaldab, at si Mon Compiado, mga kaaldab. Kaya nga po, depende pa rin po ito sa mga netizen. Alam na alam po nila na ginagamit lang po sila. Alam na alam po nila kapag gusto mag-post, gusto mag-update, kita nyo naman po, di po ba? Halimbawa, magbibigay ng update si Mengay, si Mr. Spotted. Doon po sa promotion lang nila, magbibigay ng update si Ibyang. Doon po, wala na po naman talagang ganap eh. Sinasabi ko po ito para po sa kaalaman ng lahat. Kung titignan nyo, never po nagbibigay sila ng update kay Mengay, kay Mr. Spotted. Nagkaroon lang po ng tanungan kasi matanda na po nga si Ibyang, matanda na rin yung mister niya, pero wala pa po silang apo. Di po ba? Dapat talaga magkakaroon na yan. At kay Mr. Spotted nga, na-pressure nga po din. Kita nyo yung ngiti ni Mr. Spotted, halatang halata. Di po ba? Tapos sasabihin niya, kumbaga kung ibibigay ng tadhana o ng Panginoon, doon na lang. Ang galing po ng sagot niya, di po ba? Kasi nasa kanya naman po yung decision eh. Real talk yan, ang tagal na po yan, 2019 pa. Pero anong pecha na? Di po ba? Kaya nga po may mga lumalabas na ganito eh. Para lang makuha po nila yung simpatya ng mga netizen. Makuha lang po ang simpatya ng mga followers po nila. Pero gaya sinabi ko, depende pa rin po ito. Hindi naman po tayo namimilit. Wala naman pong pilitan dito, mga kaaldab. Ang sa akin lang, gusto ko updated po kayo. Ano man po yung mga nababasa ninyo, ano man po yung napapanood, napapakinggan ninyo, depende na lang po yan kung ano nga po ba ang paniniwalaan po ninyo. Real talk, mga kaaldab. Basta ako, kampante, matatag. Tama naman po yung sinasabi ng iba. Tama naman po yung mga komento na nababasa po natin minsan sa social media. Kaya lang siyempre hindi mo pwedeng i-apply yan sa mga taong bitter sa Aldab. Hindi mo po pwedeng i-apply yan sa mga taong hanggang ngayon hindi tanggap ang Aldab Nation. Hanggang ngayon sinasabi nila wala ng Aldab. Hindi mo po pwedeng sabihin yan doon kasi nabulag na po sila ng katotohanan. Ang inaantay lang po natin ito. Pagkatapos po ng July, diyan po magkakaalaman. Diyan po masasabi natin kung sino nga po ba talaga yung sinungaling at yung sinong gumagawa lang po ng issue. Di po ba? Yan po yung aabangan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.